Hello guys, ngayong araw ituturo ko yung 5 tips para mas mapaganda natin yung ating coloring. Ayan, tip number 1. Hold your pencil from the bottom to apply more pressure. Ito yung kadalasang ginagamit ko sa paggawa ko ng mga dark part. Kailangan hawakan mo yung pinakandulo ng lapis para makontrolado mo yung pag-apply ng dark color dun sa mga parting kinakailangan nating lagyan. Dito kasi makokontrol mo yung bigat para mas mapadark mo yung kulay. Tapos uulit-ulitin lang natin lagyan para mas magdark pa yung dark part ng kinukulayan natin. Tapos ito din yung sinasabi ko, kaparehas din nito. Kailangan mong hawakan yung lapis dun sa may bandang hulihan para makapag apply ka ng light shading sa ating drawing para sa mga light part ng kinukulayan natin. Ito yung mas magandang technique para mas maayos mong i-blend yung dalawang kulay. Mas maganda siyang tingnan. Pero kailangan yung pag-apply mo nito, yung dark to light din yung hagod ng lapis mo. Kailangan kapag nag-umpisa ka dun sa dark color, mabigat ng konti, tapos pagaan dun sa light part ng kinukulayan natin para maganda yung blending ng dalawang kulay. Ayan, kung bago ka pa lang po pala sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod natin video at makagawa tayo ng mas maraming tutorial para sa mga gustong matuto magkulay. Ayan, salamat. Ayan, yung tip number 2 natin ay yung you can add layers of a single color to build texture. Ito naman yung pag-apply na paulit-ulit para mas makuha mo yung magandang kulay na nakadepende dun sa inyong reference. Guys, palike naman ng ating video at mag-comment na rin kayo sa baba kung ano pa yung mga susunod nating pwedeng gawing tutorial sa mga susunod na video. At comment na rin kayo sa baba para sa kung gusto niyo ma-shoutout sa next nating video. Ayun lang, maraming salamat. Shoutout nga pala kay Father Danilo sa suporta at sa mga advice po. Maraming salamat po, Father Dan. Kay Christian Kaubang, shoutout sa inyo, idol. Kay Jan Dave Agute, maraming salamat, idol, sa pag-comment doon sa last nating video. Ayun lang. Sana patuloy niyo pang suportahan yung ating mga videos. Maraming salamat. Ayan, next tayo sa tip number 3. Burnishing technique. Dito naman yung gagawin natin dito. Unahin natin i-apply yung mga dark color. Katulad sa mga tutorial ko dati. I-apply muna natin yung mga dark color bago natin patungan ng mga light color. Yung light color natin ay yung gagawin natin pang blend, para mag-blend yung dalawang kulay. Tandaan mabuti, kailangan sa pag-apply ng light color, kailangan dito didiyanan mo siya ng konti para ma-blend natin yung dark color para maganda yung blending ng dalawang kulay. Kailangan mabigat ng konti yung pag-apply ng light color natin dito. Tapos yun, ulit-ulit nyo lang din lalagyan para mas makuha nyo yung magandang blending ng dalawang kulay. Ayan, next tayo sa tip number 4. Use a white color pencil to blend two colors. Ito naman yung pagbe-blend na gagamitin yung kulay puti ng color pencil natin. Maganda itong gamitin dun sa mga parteng mga light part, lalo na dun sa mga maninipis na in-apply natin na kulay. Mas mapaganda nito yung blending, hindi magmumukhang flat yung coloring natin. Ayun. Next tayo sa tip number 5. You can do the blending using cotton buds. Ito naman yung gagamitan natin ng cotton, yung pag-blend ng kulay. Minsan ginagamit ko din to sa mga drawing ko, pero kadalasan yung ginagamit ko sa mga coloring ko ay yung burnishing technique. Mas mabilis kasi yun gawin. Mas mabilis ka matapos magkulay dun. Ayun lang. Sana may natutunan kayo sa video natin ngayong araw.
Huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated po kayo sa mga sudating video. Maraming maraming salamat.